Narito ang report. Presyo ng pulang sibuyas na pangunahing sangkap sa ating lutuin bahagyang bumaba. SRP ng sibuyas na dapat umanong sundin ayon sa Department of Agriculture. Ang sino bang hindi susunod sa Price Act ay pagmumultahin at maaaring makulong. Umaga, bagong Pilipinas. Ako po si Noel VC at ito ang One News. Report. Rewind. React! Bago tayo tumuloy, inaanyang kita na i-like ang video na ito at kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na rin at i-click mo na rin ang bell notification para laging updated sa mga bago kong video. Salamat! At 170 po, ito po ang tamang presyo para sa ating retail price ng local red onions. Mismong ang 170 ang nabanggit ng ating Department of Agriculture Secretary na si Ma'am Evangelista. Department of Agriculture ay natataasan na sa presyo ng pulang sibuyas sa merkado, kaya't naglabas na ito ng suggested retail price o SRP na magsisilbing gabay ng mga trader, retailer at mamimili sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng ahensya, nasa 200 pesos ang kada kilo nito. Pero sa kalkulasyon ng DA, nasa 170 pesos lamang dapat ito na kinapapalooban na ng puhunan at kasama na ang kita ng mga nagtitinda sa palengke. Sa NEPA Q-Mart sa Quezon City, nasa 240 pesos ang isang kilo ng sibuyas. Kami, dumidepende naman po kami sa bigay sa amin. Kung mataas ang bigay sa amin, hindi lang alam magpalugi kami, dititigil na lang kami pag tinanong sibuyas. Ganun lang po ang mangyayari. Ayon dito sa mga nagtitinda dito ng sibuyas, ang discarding ngayon noong mga kababayan natin, para may lasa pa rin yung kanilang pagkain, ganito yung karaniwan na binibili nila ngayon para kahit paano may maisaw pa sila. Kung minsan nga ay wala ng sibuyas yung ating lutuin eh. Makatipid lang. Sa sobrang mahal nga ng sibuyas, talagang minsan hindi na natin sinasahugan. Kontento na tayo sa bawang lang. Kung minsan walang bawang at sibuyas, talo-talo na. Pero itong ganito kalaking sibuyas sa ngayon, doon sa base doon sa kanyang presyo dito sa mga tindera natin, maabot na ng nasa 12 pesos ang bawat isa nito. Abisuhan muna ang mga market master sa SRP at sa Miyerkules ay mag-uumpisa na itong ipatupad. Magsasagawa ng monitoring ang DA at kung may makita na mataas pa rin ang presyo ay pagpapaliwanag. Yan. Nagmo-monitor po ang mga kadiwa. Kaya kayong mga mapagsamantala sa presyo ng mga bilihin. Galing-galingan nyo lang po. Unagin ang mga ito. Sa ganitong paraan ay matutunton din ang ahensya kung saang level nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Consistent po yung margins ng ating retailer. So nakita po natin, ang gumagalaw po ay yung presyo ng ating traders at biyahero. So by having an SRP, it will also help us correct other bottlenecks sa value chain po. Ayon sa DA, nabili ang mga sibuyas noong panahon ng anihan sa mga magsasaka ng nasa 27 pesos kada kilo lamang. Ang baba ng kuha nila sa magsasaka. Kaya umiiyak ang ating mga magsasaka nakikiusap. Sana man lang ay dagdagan nila. Pero ikinukonsidera din ang gastos sa... Kukunin mo ng 27 per kilo sa ating mga farmers. Pagkatapos ipapasa mo ng 100 plus. Halos tumungtong na naman ng 200. Minsan umaabot pa ng 300. Ano yan? Karne ng baboy? Karne ng baka? Sa mga cold storage sa nakalipas na 5 buwan. Ayon sa kagawaran, sapat naman ang supply ng pulang sibuyas ngayon at wala silang inilalabas na mga bagong import permit. Base naman sa Price Act, ang sino mang mapatutunayang magmamanipula ng presyo ng mga pangunahing bilihin kung saan nabibilang ang sibuyas at iba pang gulay ay maaaring pagmultahin ng 5,000 hanggang 2 milyong. Anak ng pating. Medyo mali po yung nakasulat dito sa screen, 500 nakalagay, pero ang sinabi is 5,000 to 2 million. Grabe yan, kaya kayo mag-ingat po sa mga mapagsamantala sa presyo ha. Piso
o pagkakakulong ng 5 hanggang 15 taon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Ayun, sa ating mga kababayan na nagninegosyo ng sibuyas, pumatas po tayo. Marami pong kababayan natin ang talagang hindi kaya mga ganyang kamamahal na presyo ng bilihin. Kung mababa nyo naman po nakuha sa ating mga supplier o sa mga farmers, huwag nyo naman po sanang dagdagan ng napakalaki. Dahil kayo lang po yung nakikinabang, kayo lang po yung talagang nagpapakasasa. Samantala, narito po ang comment ng ating kababayan. Ito ayon kay Alexander Calonso, nakakompute din po dyan yung gastusin ng vendor, transpo, yung bulok, yung storage fee, yung bayad sa hakot, tsaka incheck lang naman, magdidikta ng presyo nyan. Yung ibang incheck, usap yan, di maglalabas ng kalakal yan, lalo na nitong bare month. Siyempre, taas yan, makukuha naman nila yung lugi. Makukuha naman nila yung lugi nila sa tutubuin nila pag mataas na ilalabas nila hanggang matapos ang bare months. Pagkatapos yan, uubusin nila yan para kapag naubos na, hihingi sila ng import dahil ubos na produkto. Pag ubos na, babagsak na ang presyo ng sibuyas sa merkado dahil marami na imported. At umpisa na ani ng mga local mababa na ang presyo. Bibilhin nila ng mura at take note, sila lang ang may hawak ng cold storage ng Pilipinas. Walang magsasaka na kaya umukupa ng cold storage. So mababa nila mabibili ngayon pag marami na sila stock at nabili na nila nang mura ang product, ipapahinto naman nila ang pagdating ng imported na product para ito tumaas. Walang pakiyang incheck. Kahit maghirap at tumaas ang inflation, biruin mo, mabibili nila ng sibuyas sa farmer ng 12 hanggang 20 ang sibuyas, pero sa strategy nila, mabebenta nila ng hanggang 150 to 200 kilo. Ilang tunulada ang naka-stockpile nila sa cold storage. Ayun yan kay Mr. Calonso ang nag-comment dito sa video ng UNTV. Napakatindi naman ang ginawa nito, no? Talagang strategy nga. Parang ang ginawa parang alak lang na hindi nasisira yung sibuyas, ha? Nakapag nagtaasan ng bilihin, talagang ilalabas na. Pagkatapos yung bilihin ng mura, hihintayin nyo lang tumaas ang mga bilihin, ilalabas nyo rin ang sibuyas. Sana po maimbestiga nito ng ating gobyerno dahil malaki ang nawawala sa atin. At maraming nagsasakripisyo, maraming naapektuhan, lalong-lalo na yung mga ating mga kababayan na nasa simpleng pamumuhay lamang gaya natin, no? At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ako po si Leon DC at ito ang One News Report. Rewind, react, rest back. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.